What's up guys, me again, Mots Videl. Welcome back to my channel. Kung bago ka ba lang sa aking channel, ay welcome sa aking vlog. For today's video guys, pag-uusapan natin si Maxi ngayon kung kumusta na ba si Maxi o kumusta na ba ang Lucy RFI ko sa loob ng 8 months guys. So 8 months na ngayon si Maxi ko guys. Pag-uusapan natin sa loob ng 8 months, ano ba yung mga na-experience ko sa kanya, sa issue, at saka sa good side niya. So yan yung pag-uusapan natin ngayon guys. Pero bago ang lahat, ito muna ang intro. Peace out! Yun na nga guys no, update lang natin po sa Rusi RFI ko, si Maxi. So far guys no, sa loob ng 8 months, wala naman ako mga major issue sa kanya. Merong mga minor issues guys, at iisa-isahin ko yon. So hindi naman laging good side yung ibibigay natin na review guys no. So bilang ano din, nagmomotor, ibibigay ko lang din sa inyo yung mga importanteng bagay lang guys no, na napoprovide ni Rusi RFI sa akin. So unang-una guys no, magsimula tayo sa mga issues niya guys. Ang unang-una issue ko talaga dito sa Rusi RFI natin guys no, is push start button na kapag nababasa, naglulose connection siya. So minsan guys, na experience ko na din dun guys. Na-experience ko guys no, nag-washing ako ng motor, binasa ko siya lahat guys, kasi kampante naman ako guys, nilbasain siya. So nasobrahan ko siguro na mabasa yung knob ng ano, switch. So ang nangyari guys no, is nabasa siya. So nag-loose connection siya guys. Umambay ako ng ilang oras dun sa ano guys, sa car wash. Tumambay ako doon guys, natulak ko na lang din siya papuntang bahay, kasi hindi talaga siya hindi talaga siya umi-start guys. So yun yung una guys no, na problema sa Rusi na based sa experience ko. So kung kukuha ka nito guys no, mas maigi guys no, kung may ganito ka, huwag mo masyadong basain yung ano niya, yung switch knob niya guys. Pangalawa, at saka yung isa sa pinakabibisitan ko dito sa Rusi RFI na to guys, is yung ano niya guys, yung mga switches niya. Ito yung mga switches niya na nandito sa ano, handlebar. Ang nakakainis lang kasi guys, kasi gaya nitong dito sa ano, switch ng wala namang switch yung ano niya, light, pero yung high and low ng ano niya, ng light niya guys, is sobrang nakakabwisit, kasi pag ina-high ko siya, minsan hindi gumagana, at saka minsan namamatay yung light ko guys. Ito. And then sa starter niya guys, isa pa sa switch is yung starter niya guys. Pag on mo dito sa Rusi RFI guys, minsan hindi kumakagat tong starter niya. So isa 'yun sa pinakabwisit talaga guys, yung gusto mo na yung nagmamadali ka tapos ayaw umandar, isa yun. Sunod guys, number 3 na issue sa kanya guys, is masyadong matigas yung ano niya, suspension niya guys. So adjustable naman yung suspension nito, hindi ko pa na-try kung i-adjust ko ba to o kung ano ba siya, lalambot ba siya. Pero so far sa ano ko guys, na experience ko sa shock niya sa or sa suspension niya, is masyado talaga siyang matigas guys. Pag nalubak kami na ni Mrs., laging nagre-reklamo yun na masakit na daw yung puso niya pag nasa lubak. Pero that's minor issue lang naman guys, napapalitan naman yung suspension. So ikot na lang muna tayo dito guys no. Magwi-withdraw na lang muna ako guys. So guys no, offline lahat ng mga nandun sa ano guys, offline siya guys no. So I'm going to Toril ngayon, doon na lang siguro ako magwi-withdraw guys. So patuloy na lang muna natin yung pag-uusap natin guys no. So guys no, tatlong issue na yung napag-usapan natin kanina no. Pangapat na issue
sa Rusi RFI ko, yung brake niya sa rear, yung brake niya sa likod. Kasi yung brake niya kasi sa likod, guys, is laging ano, nag-i-stuck, kumakagat konti, guys. So ang problema pag kumakagat konti, parang nag-i-stuck up yung ano ko, gulong. So ang disadvantage pa naman nun, guys, is malakas kumain ng gasolina. Actually madali lang naman siyang solusyonan, tanggalin mo lang yon and then lagyan mo lang siya ng oil, okay na yon. Pero issue pa rin siya, yun pa rin yung issue. So apat na issue yun na. Siguro sa ngayon, guys, yun pa lang yung na-issue ko sa loob ng 8 months sa kanya, no? So, di naman talaga major problems yung ganun, guys. Kasi, naman siya, na susolusyonan naman agad siya. Limang good side dito sa Rusi RFI. So, lima lang ibibigay ko sa inyo, guys, no? Apat na issue, tsaka limang good side. So, unang good side dito sa Rusi RFI natin, guys, is kahit stuck pa lang siya, guys. Ito, stuck pa lang. Fully stuck pa lang. Wala pa akong ginagalaw dito sa makina, sa panggilid. Kahit full stuck pa lang siya, guys, is sobrang lakas ni Rusi RFI, guys, ni Maxi. Kahit stuck pa lang siya. Kung sa delay naman, guys, yung sinasabi nilang delay talaga yung Rusi RFI, talagang may delay siya, guys. Pero hindi naman siya nabibitin pag nasa overtake. So, yung delay niya, guys, ewan ko lang sa iba kung hindi ba normal yun sa kanila. Yung delay is normal lang talaga yun para sa Rusi RFI na to, guys. Kasi, ang ano nito, kahit 175cc to, naka 2 cylinder lang to, guys. So, pero yung delay nito, guys, pwede na magsolusyonan yan, guys, no? Bola-bola lang yan. Yung bola, change mo lang yung bola, change ka na ng pulley, masosolusyon na yun. Pero so far sa akin, guys, okay pa muna ako dito sa stock lang muna, guys. So yun yung pinakaunang good side sa kanya, guys. So ikalawang good side, guys, is ano siya, guys, komportable siya i-drive. Hindi ako nangangawit tuwing i-drive ko siya. Kahit long ride, guys, hindi ako nangangawit. Ikatlong good side, guys, is pogi talaga siya, guys. Hindi na siya mahirap pagandahin. So totally pogi talaga siya. So guys, magwi-withdraw muna ako, guys, no? May ATM machine kasi dito. Dito na lang siguro ako magwi-withdraw. Dito na lang. May RCBC. So guys, balikan ko kayo, guys, no? Pag nakatapos na akong mag-withdraw. Peace out. So, tapos na po tayo makapag-withdraw, guys, no? Wala na tayong gasolina, guys. Hanap tayo gasolinahan na magpapagasolina muna tayo, guys. At meron akong alam na gasolina na mura lang. Hanapin muna natin yun, guys. Puntahan muna natin yung gasolinang yun. Alam ko naman na kaya ni Maxi yun. Kasi meron pang liters na reserve yung tanke nito. Balik tayo sa topic, guys, no? Angas naman ng R15, guys. Angas yan, 1R15. Pero Rusi tayo, eh. Rusi number 1. Number 4, gas consumption, guys. Ito kasi, guys, kung bahay-bahay lang kasi ako, guys, no, hindi naman ako masyadong ano, naglo-long ride. Pero nung naglong ride ako, guys, full tank from Davao to ano yon, Santa Maria. Full tank. Pag uwi ko sa bahay, guys, may laman pa. So hindi ko alam kung ilang kilometer yung ano, Santa Maria from Davao. Pero ang layo nyun, guys. So full tank ko, guys, is hindi naman siya totally naubos. Nag ano na lang ako, nagpagasolina na lang ako noon dito kasi kasi ano, para hindi, para ano din, iwas din sa drain. Kasi ayoko ma-drain si Maxi. Yun yung pang-apat, guys. Hindi naman siya masyadong malala pagdating sa gas. Hindi siya masyadong malala pagdating sa gas, guys. Okay lang siya, guys. Kung tipid ang sasabihin, hindi ko din sasabihin tipid. Pero para sa akin, okay lang yung gas consumption niya. So last but not the least, guys, no, ang pinaka gustong gusto ko dito sa motor na to is yung price niya. Sa ano mo, guys, 94,000 94,000 mo, guys, is meron ka ng parang NMAX na din na performance, NMAX na din na comfortability, at
magandang klaseng motor, guys. Kung kayo, guys, is medyo practical kayo na pagkatao, guys, o practical yung style na gusto nyo, ganito yung klaseng motor na kunin nyo, guys. Kasi hindi ka naman papayain ito kahit ganitong brand lang to, guys, Rusi. Hindi ka papayain ito, guys, kung Rusi lang. Sabihin nila, Rusi lang, sirain yung Rusi, sirain. So ngayon, guys, 8 months ko nang ginagamit to. Ilang beses ko na din tong na long ride at saka ilang beses ko din, araw-araw ko tong ginagamit, hatid sundo sa school ng anak ko at iba pang lakad, guys. So far, guys, no, napakaganda naman din nito. Ay, dadagdag ko lang din sa ano, sa issue nito, panglimang issue ko na lang din is yung ano niya, yung U-box niya, guys. Hindi sakto yung half face na helmet, pero hindi ko na sana siya isasama, guys, eh. Pero kaso bitin kasi, kasi kung ano, guys, ayoko kasi yung nagbibit-bit ng ano, ng isa pang helmet, lalo na half face. Kasi kung may U-box ka, sana sakto yung helmet dito. Yun lang sana, yun kulang dito. Kung may ano lang sana to, guys, kung sakto lang sana yung U-box nito, is okay na sana siya para sa akin. Malaki naman yung U-box niya, kaso hindi lang sakto yung half face na helmet. So magpapagasolina tayo dun sa Matina, guys. May maganda ano kasi dun, eh, may mura kasi dun. Tapos mamimigay na lang tayo ng sticker din, baka naman makilala. Baka naman maano, baka naman pangdagdag subscribers lang. Let's go. Nasa ulas tayo ngayon, guys. So yun, guys, no, yun lang yung mga nagustuhan ko dito sa Rusi RFI natin, guys. Tsaka may update ko na lang din kayo sa mga nilagay ko na dito sa Rusi RFI natin, guys, no. So ang unang nilagay ko dito, guys, is ito. Itong ano niya, crossbar niya, binili ko sa Shopee, nilagay ko na siya dito sa may ano niya, fluid tank, tawag ba dito? Tama ba? Correct me if I'm wrong, guys, ha? Yan, dyan ko na lang siya nilagay, guys, kasi bitin yung ano niya, eh. Bitin kasi yung crossbar na to para umabot siya dito sa ano, sa may side mirror. So isa pa sa ano ko, guys, upgrade ko dito is yung ano, yung windshield. May vlog naman ako nyan, guys. Ilalagay ko na lang sa ano, ilalagay ko na lang sa screen. May vlog ako dyan, windshield upgrade. So yun yung nilagay ko, guys, kasi para sa akin mas maangas kasi pag ganito yung klaseng windshield ang ilalagay sa kanya. Saka maganda siya sa tignan pag nagbablog. Oh, tignan nyo, angas niya. So yung side mirror ko, guys, is short stem, dapat long stem to. So long short stem siya, so nilagyan ko na lang siya dito ng ano, concave lens, para mas wide ang makikita sa likod. Okay naman yung ano, yung side mirror lang mismo sana, pero mas okay yung mas kita mo talaga yung likod, kasi para ano, guys, makita mo yung darating, yung mga paparating sa likod mo. Ano tayo, guys, eh, accident awareness tayo, guys, eh. Defensive rider kasi ako, guys, eh. Ipropromote ko yung defensive riding, guys, no. Mas maigi na mag-ingat tayo kaysa madisgrasya tayo, guys. Okay na yun. Ang upgrade ko pa dito, guys, is yung ano niya, yung tapaludo niya sa likod, guys. In-extend ko siya ng ano, ng fender, kasi yung ano kasi niya, guys, masyadong matalsik yung stock fender niya. So in-extend ko lang siya para hindi masyadong matalsik, kasi madumi talaga siya, guys, pag yun lang yung ilalagay dito sa likod na banda. Sobrang dumi pag lalo na pag tag-ulan. Sobrang dumi, guys. Yun yung isa upgrade ko. Tsaka isa pang bago ko pang na-upgrade to, guys, yung isang araw pa lang. Stop it. Get some help. Ito yung video. Hi, guys. So nakabili po ako ng ano, guys. Fan guard. Ito fan guard tsaka axle cap. So ilalagay natin yan sa ating Rusi RFI ngayon, guys. Magdi-DIY tayo. Ilalagay natin ngayon sa ating Rusi RFI dito. Medyo madilim. And guys, ito. At tsaka sa front, ano natin, sa gulong, axle cap.
So guys, tinanggal na lang namin yung ano dito guys, yung cover dito. Dahil ito na siya ngayon. Para mas madali nating mapasok yung ito dito. So balikan na lang kayo guys, no? Pag na ano ko na to, pag na salampak ko na to dito, sasabihin ko na lang kung paano paraan namin na ginamit para mapasok lang siya. Peace! A few moments later. So guys, you guys! Ano siya guys? Ayan na siya guys! So, hello guys! So ayan na siya guys, no? So ang ginawa ko guys is tinabas ko konti dito guys, oh. Ayan, sumobra nga konti eh. Ayan, tinabas ko dyan siya guys para yung mga ano niya is sumalpak talaga siya ng ano todo. Kasi pag ganun, yung screw kasi niya dito guys is manipis lang yung kakapitan. So pinush ko siya at nilagari ko ng ano, lagaring bakal yung ano, yung mga nandito sa side, yung lagayan nata tinto ng screw guys, itong mga ganito. So yan, nilagari ko yan, and then ganyan na siya guys, ganyan na siya, angas na siya. So ikakabit ko na muna siya guys, no? Yan lang muna kayo, peace out. So guys, ito na siya guys. Ito na siya. Hello guys! Ilagay natin ano. Yan na siya guys. So, hindi naman siya nakakasagabal. Kasi yung bolt niya na dito lang naman sa labas. Ay yung screw. So, yan na siya guys. Wala namang vibrate. Yan. So, medyo maangas na din siyang tignan guys. Meron siyang accent. Sana silver sana to guys. Pero gold yung na-deliver sa akin. Pero okay na yan. At yun nga po ang mga upgrade ko sa kanya guys. Nilagyan ko siya ng axle cap kasi ang purpose ko sa axle cap para ay hindi siya magtaya at dito tayo guys, 68 lang dito yung gasolina guys, oh. Dito tayo. Premium. Pag gasolina muna tayo guys. 100 lang. Ah, 100. Barato lagi mo diri, no? 68. Ha? Mau deh. Ay. Okay. Day, tagantag ang anong sticker? Ah, sticker lang, tagantag ang sticker ba? Nagaano day ko, naga YouTube day ko ba? Oh. Basin day, pwede ko ninyo suportahan. Tagayin na lang po ng mga kauban, pila mo kabok dere? Eh? Ah, lima. Pila na tolo? Ah, duha. Paki-subscribe. Sige, pangalan nimo? Facebook. Facebook, yun na siya. Anong YouTube lang ko karon kay Facebook na ako tarong pa na ako. Paki-support lang ko kay ngayon lang. Sige, Sheila mo pangalan, no? Sige, shout out Sheila. So yun guys. Medyo ano pa talaga, awkward pa talaga mamigay ng sticker guys, no? Hindi pa tayo famous kasi nahihiya pa ako guys. Ngayon talaga basta hindi pa famous guys, nahihiya. So mag-u-turn tayo dun guys. So shout out Sheila, no? Unta, i-subscribe ko nimo. Nag-start pa tayong YouTube kasi eh. So baka naman tayo ay maswertihan dito sa pag-YouTube natin. Mabigyan tayo ng pagkakataon na maging YouTuber. Baka sakali lang naman. So hope naman magbigay kayo ng like at saka mag-comment kayo dyan Sheila kung isusubscribe mo. Sasagutin ko naman yan. At sina-shoutout ko naman yan. Yung mga nagko-comment, kahit hindi naman nagpapa-shoutout, sina-shoutout ko yan. Kasi, bilang appreciation sa mga nag-subscribe guys. A few moments later. So,
Dito na ako ngayon sa bypass road. So yun lang guys, no, for today. So hope guys is may magka-idea kayo guys, no, regarding sa Rusi RFI guys. So 8 months na si Rusi Maxi sa akin guys. Yun lang yung naging issue ko sa kanya. Wala naman issue sa makina guys. So guys, no, kung ikaw dito ka at hindi ka pa nakakukuha ng motor, mightly consider this motorcycle guys, no. Kasi pangmasa kasi yung price dito guys. At isa pa, motor na magagamit araw-araw, ay talagang Rusi talaga guys is the best. At hindi ka naman ipapaya nito guys, I recommended this motorcycle guys na ilagay nyo sa list nyo kung naghahanap pa lang kayo ng magandang motor. So hindi ko naman talaga pinipilit sa inyo na ito yung kunin, pero is that's your option guys, no, kung anong kukunin nyo. Mayroon namang ibang brand doon, pero kung base lang sa akin guys, no, mas sulit ito guys. At saka praktikalan guys, kung gusto mo praktikalan, dito ka Rusi RFI guys, 175cc, although 2-cylinder, pero napakalakas naman din niya kahit ganun. So hope guys, no, nagustuhan nyo tong video ko guys, at may nakuha kayong idea, na-share ko sa inyo, na-update ko kayo regarding dito sa aking motor. Sana guys, no, dumami pa tayo. So don't forget to like, share, and subscribe guys. Subscribe guys, no, kung nagustuhan nyo ang aking video. At comment down below guys kung gusto nyong mag-share ako kung anong process ng LTO ngayon, kung ano mga gagawin. So kahit hindi kayo mag-comment, itatry kong mag-tackle yan guys para may idea din kayo regarding sa LTO. So salamat sa panonood guys, no?